Kung meron kang 100,000 pesos ngayon at curious ka kung ano ang magandang gawin dito, para sa iyo ang videong ito dahil ibabahagi ko sa iyo ang 4 na tips na pwede mong gawin sa iyong 100,000 pesos. Ang purpose ng mga tips na ito ay para magamit mo ng maayos ang iyong pera at para mas lalo pa itong dumami paglipas ng panahon. Ang ibabahagi ko sa iyong tips ngayon ay suggestion lamang at guide na pwede mong sundin para maprotektahan mo ang iyong pera. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang tip. Number 1. Huwag itong ubusin agad sa isang desisyon. Kapag marami kang pera, marami ring opportunity ang iyong maa-attract. Iba't ibang negosyo at mga investment opportunities ang iyong masisilayan. At sa tingin mo ay magandang ideya na ilagay ang iyong pera sa mga investment vehicles na ito para kikita ito ng pera at para mas lalo pa itong dadami. Totoo na magandang i-invest ang ating pera at ilagay ito sa isang asset. Pero kailangan din nating tandaan na lahat ng investment ay merong kasamang risk. Maraming mga bagay ang wala tayong control, kaya hindi magandang desisyon na ilagay lahat ng iyong pera sa isang investment o negosyo. Lalong-lalo na kung wala ka pang sapat na karanasan sa pag-i-invest at pagne-negosyo at unang subok mo pa lang ito. Kaya sa halip na uubusin mo ang iyong 100,000 peso sa isang negosyo, ang magandang gawin mo ay hati-hatiin ito. Mahalagang ito ang una mong gawin para maiwasan mo na maubos lahat ng iyong pera at para maprotektahan mo rin ang iyong sarili kung sakaling hindi nag-work ang iyong negosyong pinasukan. Ang una mong i-consider kapag meron kang 100,000 pesos ay ang iyong emergency fund. Kahit magtabi ka lang ng 40,000 pesos, sapat na yan na halaga para makover mo ang iyong 1 to 2 months na mga gastusin. In case lang na hindi gumana ang pinasok mong negosyo o merong emergency na dumating, meron ka pa ring pera na nakareserba. Ang ideal amount para sa iyong emergency fund ay dapat katumbas ito ng iyong 3 to 6 months na living expenses. Kung halimbawa ang iyong monthly expenses ay 20,000 pesos, dapat ang iyong emergency fund ay 60,000 to 120,000 pesos. Ang dahilan kung bakit ito ang basihan sa pag-compute ng emergency fund, ito ay para meron kang matibay na safety net at sapat na oras para makarecover. Kung sakaling nawalan ka ng trabaho at wala kang ibang source of income, makakahinga ka pa rin ng maayos dahil meron kang emergency fund. Meron ka pa rin perang magagamit habang naghahanap ka pa ng ibang trabaho. Ang 40,000 pesos ay panimulang halaga pa lang yan para sa iyong emergency fund. Kaya mabuting dagdagan mo yan ng pakonti-konti. Ang pangalawang paglaanan mo naman ng pera ay ang iyong kaalaman at pag-develop ng skills. Maglaan ka lang dito ng at least 15,000 pesos. Gagamitin mo ang perang ito para matuto at para lalo pang lumawak ang iyong mga kaalaman. Mag-invest ka muna sa iyong sarili bago ka magsimulang mag-invest sa negosyo. Maglaan ka muna ng sapat na oras para matutunan kung ano ang basic sa marketing. Paano magbenta, paano makipag-negotiate, paano mag-manage ng pera, ano ang mga common terms sa business at investing, paano makipag-network, at higit sa lahat, kailangan mong baguhin ang iyong mindset. Marami ng mga tao ang sumubok na magnegosyo pero mabilis lang din na nalugi dahil wala silang alam at karanasan kung paano patakbuhin ang pinasok nilang negosyo. Sinubukan nilang mag-transition bilang isang business owner na merong employee mindset. Yes, may mga taong yumaman at naging successful sa pagne-negosyo kahit konting knowledge lang ang meron sila. Pero hindi dapat ganito ang approach natin sa pagne-negosyo. Kailangan nating maging realistic at strategic sa paggawa ng mga desisyon dahil ang resulta at performance ng isang negosyo ay palagi ang bumabase sa kaalaman at skills ng nagpapatakbo. So kung meron kang sapat na kaalaman at skills sa negosyo na iyong pinasukan, mataas ang iyong tsansa na magtagumpay. Kaya maglaan ka muna ng sapat na oras ngayon para matuto. Gamitin mo ang 15,000 pesos para mag-attend ng seminar, bumili ng libro at makipag-network sa mga taong marami ng alam sa negosyo na gusto mong pasukan. Ang pangatlong paggagamitan mo ng percentage ng iyong 100,000 pesos ay negosyo. Dahil meron ka ng emergency fund at nakapag-invest ka na rin sa iyong sarili, kailangan mo ring ilagay ang iyong pera sa isang negosyo. Kahit magsimula ka lang sa 30,000 pesos na kapital, pwede na yan. Marami ng mga negosyo ang pwede mong simulan ngayon gamit lang ang maliit na puhunan. Kung ayaw mo namang magnegosyo dahil wala kang time, pwede mong i-invest ang iyong 30,000 pesos sa stocks, index fund, mutual fund, o di naman kaya ay ilagay ito sa mga high yield savings account.
Ang dahilan kung bakit kailangan mong ilagay ang iyong pera sa isang asset, ito ay para meron kang katulong sa pagkita ng pera at para malabanan mo rin ang inflation. Mabuti nang meron kang multiple sources of income para kung sakaling nahinto ang isa mong income source, meron ka pa ring mapagkukunan ng pera. At pang-apat na paglaanan mo ng pera ay ang iyong kalusugan. Dito mo ilaan ang natirang 15,000 pesos. Mahalagang gawin mong priority ang iyong kalusugan at mag-invest ka rin sa parting ito. Huwag mong kalimutang magpa-regular check-up. Magpalinis ka ng iyong ngipin every 6 months. Ipaayos mo rin kung meron ng sira. Kumuha ka ng gym membership. O kung gusto mo ng outdoor exercise, pwede kang bumili ng murang bike o di naman kaya ay running gears. Kahit ano pa yan, ang point ay huwag mong kalimutang mag-invest sa iyong kalusugan. Dahil kapag malusog ka, meron ka ring sapat na energy para gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Makakapag-isip ka rin ng maayos, which is kailangan mo sa paggawa ng mabuting plano at mga desisyon. At yan ang unang pwede mong gawin sa iyong 100,000 pesos. Hahati-hatiin mo ito sa iyong emergency fund, sa investment mo sa iyong sarili, sa pagbuo ng isang negosyo at sa iyong kalusugan. Magandang strategy ito para meron kang matibay na foundation sa iyong financial journey. Pangalawang dapat mong gawin kapag meron kang 100,000 pesos ay huwag itong ipaalam sa kahit sino. Nakasanayan na natin na kapag meron tayong achievement ay gusto natin itong ipaalam sa iba. Pero hindi sa lahat ng panahon ay maganda itong desisyon. Lalong-lalo na pagdating sa ating mga financial achievements. Dahil ang madalas na nangyayari kapag pinaalam mo sa iyong mga kaibigan at mga kakilala na meron kang ganyang halaga ng pera, mataas ang chance na uutangan ka nila. At kapag merong nangutang sa'yo tapos hindi mo sila pinahiram ng pera, ang mangyayari ay parang ikaw na ang masama. O kung pinahiram mo naman sila ng pera tapos siningil mo, ikaw pa rin ang masama. Kaya ang mabuting gawin mo kapag na-achieve mo ang iyong financial goals ay huwag itong ipaalam sa mga tao. Tumulong ka ng bukal sa iyong loob pero mas mabuti nang walang ideya ang mga tao sa iyong paligid kung magkano ang laman ng iyong bank account. Magsikap ka na i-improve ang iyong sarili at makamit ang iyong financial goals. Pero kung anumang personal na bagay ang iyong nakamit, hindi mo kailangang ipaalam ito sa mga tao. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon at marami ka nang nakuhang aral, huwag mong kalimutang i-like ang videong ito at magbahagi ng iyong mga natutunan sa comment section. Salamat! Pangatlong pwede mong gawin kapag meron kang 100,000 pesos ay huwag itong ipagyabang. Isa sa dahilan kung bakit karamihan sa mga taong nakahawak ng malaking halaga at naubusan ng pera, yun ay dahil sa kanilang ego. Gusto nila na sila ang sentro ng atensyon. Gusto nila na sila palagi ang lamang, mas may magandang gamit, maraming pera at mas successful. At dahil ganito sila mag-isip, palagi nilang kinukumpara ang kanilang sarili sa iba. Tinitingnan nila kung ano ang meron sa kanilang mga kaibigan at bumibili rin sila kahit hindi nila ito kailangan. At madalas pa nila itong hinihigitan. Kaya sa tuwing merong birthday, sa halip na simpleng selebrasyon lang, gumagasto sila ng malaki para sa maraming pagkain at maraming bisita. Ginagamit na nila ang pera hindi para gawing tool na guminhawa ang kanilang buhay, kundi para ipakita nila sa iba na marami silang pera. Kailangan mong intindihin na hindi mo kailangang gumastos para higitan ang ibang tao dahil maling paraan ito sa paggamit ng ating pera. Gamitin mo ang pera para maging convenient ang buhay ng iyong pamilya at hindi ka rin dapat nakikipag-kompetisyon sa ibang tao dahil kung ano man yung narating nila sa buhay, choice nila yon at posibleng iba ang gusto mong makamit. Hindi mo dapat ginagawang target na higitan ng ibang tao. Mag-focus ka lang sa iyong sarili. At kung na-achieve mo na ang iyong 100,000 pesos, yan ang dapat mong higitan. At pang-apat na pwede mong gawin sa iyong 100,000 pesos ay dagdagan pa ito. Huwag mong isipin na malaking halaga na ang 100,000 pesos. Sa lagay ng ekonomiya natin ngayon at sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, hindi mo masasabing malaki na ang 100,000 pesos. Yes, magandang panimula na ang ganitong halaga, pero kailangan mo pa itong dagdagan. Dahil ang katotohanan ay hindi ito sapat para makabili ka ng bahay. Isang tao lang ang magkakasakit at ubos na agad ito. Down payment pa lang ito ng isang sasakyan at kukulangin pa ito sa college tuition ng iyong anak. Kaya kung meron kang 100,000 pesos, huwag mong isipin na sapat na itong halaga para mag-relax. Huwag mo itong ipagyabang. At huwag mong baguhin ang iyong spending habit.
dagdagan mo pa ito at magpatuloy ka lang sa paghahanap ng magandang income opportunities. At yan ang apat na tips na pwede mong gawin kapag meron ka ng 100,000 pesos. Sa apat na tips na tinalakay natin ngayon, alin dito ang marami kang natutunan at gusto mo ring i-apply simula ngayon? At sa iyong palagay, ano pa kaya ang magandang gawin kapag meron kang 100,000 pesos? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.